taas. Uusin ng tawag talaga dyan. Kailan pa yan? Almost 1 year. Mga 10 months, 11 months. Okay. Ganyan. Sige, uso ka ng konti. Naku. Tigas. Itong ganitong mga ano na to, mga frozen shoulder na to, yung adhesive to, yung nakatikit yun. Ayan o. Hindi pa ganong may tataas yan dyan, pero yung pain na nararanasan niya, yung mga bigla may ilos, masakit. Tapos hiniga niya, masakit pa siya. Hindi naman. Paano siya masakit? Yung pagbiglaan lang na may goal na ginagano'n. Yan, medyo mapabawasan yan. Tapos, biglaan lang na may... Yung mga tao to, yung pag-angat, medyo hindi pa mapiperte sa unang session. Kasi yan talaga nakapakat yan. Tsaka medyo may ano yan, medyo kailangan may barong ka 10 kilo na kasalo. Okay, nag-get for sa okay, last na. So, kaya natin yan po sa shoulder na yan. Mas marami bang mas matitinggi dyan? Mas hindi yan yung... Hindi ko. Isang taon mahigit na to. Ah, kasi na ano niya na eh, kaya na yung mga hindi niya na siya ganong ano eh. Lalampasan niya na yung mga ano eh. Yung ano kaya, yung sa left niya last o may isang taon na. Oo. Kasi mag-o-one year pa lang. July. Ah, mag-o-one year pala this July pala. July ngayon eh. July 3. This 26 kaya. Mag-o-one year na siya. Okay. Nag-gets ko na. Kasi yung masakit nito, 8 months pa baba. Pero ngayon, lumapas siya ng 4 months out, 8 months. Bearable na siya kumpara sa mga noon. Eh, pinahilot niya sa amin ko yan nung ano, last semana. Hindi ko alam, hindi yata masyadong nakuha nung hilot. Eh, tinanong ko yung tito ko, kung kaya na. Okay naman daw, wala naman daw. Pero pag inangat lang daw. Nakapakat ba ito? Nakapakat. Ito kasi, pag inilot mo ito ng regular, parang baliwala lang. Kailangan talaga ito magbago yung position ng head humerus para mag-improve din. Kasi pag puro ganito lang gagawin, itong ginagawa ko, pinalalambot ko muna. Meron pa akong gagawin dito. Mamaya. Okay. Ito pa kayo. Ito na yun. Dalagdagan natin ang mga... Takot na yung primo kaso mo. Pag-ilin na. Ilusot yun. Yan. Yan. Sige. Diba? Relax na nga. Ano? Tawa-tawang punta rin sa ano eh. Dalihin ako ng inyo. Ha? Sa ibang bagat. Hindi tinatapon yung mga ano. May lamang baba yun, mga ano. Wala. Tukuhin niyo po yun. Okay. Ah, ganun. Saka lang, sir. Inhale. Exhale. For a while.
Subo na boy. Yan ang sinasabi mo, kailangan mo bago yung posisyon. Yan yung sabi mong babago yan. Punit yan. Nakapakat kasi yun. Nasusugat kasi yung tinatawag natin glenoid lab room. Yung glenoid lab room natin, yun yung nakapaligid sa, yun yung pinaka nilalaruan mo, no? Ng hegiomerus. Ngayon, pag dumikit yun, tightening yung mga ano, kailangan matanggal. Yung ano kaya yan, yung dito parang sa tuhod na sinabi mo, yung parang dito. Okay lang kayo? Oh, malakas ang pinto nila yung hindi nagdayam-dayam. Hindi na kain na, binigyan na lang. Maliit lang. Kaya nga nararamdaman nyo na yun to eh. Umaba. Pero yan, hindi na didiretso to. Malambot pa yan sa kangkong na hindi na ibenta kahapon. Tapos ito, meron pa tong pain sa loob. Meron pa tong pain sa loob. Tapos, palagi nyo lang igaganyan. Palagi nyo igaganyan. Ganyan, tapos ganyan. Kasi hindi natin ito pwedeng ipuwersahing iangat dito. Kasi ito, mapupunit siya, nagkakaroon ng ano yan. Ayan, full thickness tier, tsaka partial tier. Ganyan, oh. Napupunit yan sa sobrang stretch. Ngayon, sa sarili nyo, kailangan nyo ng ganito, ng ganyan. Ganito ka? Sige, ganito. Yan. Malakas na yan, oh. Tapos, pinaka-basic. Okay. 1, 2, 3. Ayan, kunti na lang. Kunti-kunti na lang. Malapit na. Okay, 1, 2, 3. Yan lang. Tapos, bilang lang palagi 1, 2, 3. Tapos, siyempre, after ang mga stretching, pag nangawit, normal lang yun. Kahit pa paano, bumili kayo ng pao. Yan ang pangalan yun. Tapos, yan lang. Malakas na yan. Libre na. Okay? Mas masarap.